Yon mga idol, welcome back po sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo sa oras na nga mag-umpisa ang free agency sa June 30. Si Zach LaVine ng Chicago Bulls ay inaasahang pipirma muli ng kontrata sa kanila. Iyan ay kahit pa napakaraming rumor na kumakalat ngayon dahil gusto niyang maglaro sa Lakers. At maraming koponan ang gustong kumuha kay Zach LaVine gaya ng Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Atlanta Hawks at Los Angeles nga mga idol. Pero kahit na ganyan mukhang sa Chicago Bulls pa rin natin makikita si Zach LaVine dahil posibleng bigyan ng malaking kontrata siya doon. At iyon naman ay kanyang hinihintay. Samantalang sa Lakers naman dahil nga ayaw nilang bitawan si Westbrook, hindi makakapasok sa kanila si Zach LaVine kahit ito pa ay free agent na. At samantala mga idol, sa ibang balita naman, bakit kaya ito sinabi ni Anthony Davis? Dahil sa sinabi niya, hindi tuloy masaya ang mga fans ng Lakers. Dapat sa mga oras nito ay nagpapakondisyon na siya. Pero base sa huling video na ginawa ng Nuke Squad sa kanilang YouTube channel, inamin ni Anthony Davis na noong April 5 pa daw siya huling nakahawak ng bola. Dapat sana ay nagsushooting na siya ngayon o kaya kahit workout lamang dahil halos 2 buwan na o lagpas 2 buwan na ang nakakalipas. Dahil diyan mga idol, mukhang hindi tugma ang ginagawa ni Anthony Davis sa binabalak naman ng head coach niya na si Darvin Ham. Malaking pagbabago daw ang gagawin ni Anthony Davis sa kanila. Sa kanya daw iikot ang opensa at depensa ng Lakers kasama si LBJ at Westbrook. Pero sa sinabi ni Anthony Davis, mukhang mahihirapan sa pamumuno si Darvin Ham. Hindi rin natin masisisi si Davis mga idol dahil ang huling game na ginawa niya ay ang huling araw na nagka-injury siya. Kaya naman, marahil hanggang ngayon na hindi pa siya nag-ensayo. At mukhang balak niyang humawak ng bola pag nag-umpisa na ang training camp. Ngayong araw naman mga idol, sa programang First Take ng ESPN, mas pinili ng batikang komentarista na si Stephen A. Smith si Anthony Davis kaysa kay Luka Doncic, Nikola Jokic, Jimmy Butler o kahit pa si Jason Tatum. Lahat ng iyan ay wala kung healthy lamang daw si Anthony Davis. At hindi mananalo ang mga binanggit niya at pinili nga niya si Anthony Davis. JJ Redick, remember, the caveat is when healthy. When healthy, okay? So we're talking about a healthy Anthony Davis, which is a rarity. Because I got news for you. I'd pick every single player over Anthony Davis right now that you mentioned strictly because of their reliability. The fact that they're healthy. So again, we're not talking injuries now. At samantala mga idol, sa huling balita natin para naman kay Carmelo Anthony. Mukhang sinusulot siya ng New York Knicks. May rumor na gustong kuhain mula sa Lakers si Melo. Malamang nanakitaan ng magandang season si Melo kaya kinukuha siya pabalik ng New York. Yes mga idol, pabalik ng New York dahil naglaro na dati si Melo sa kanila way back 2011 up to 2017. Kaya naman, posibleng sa susunod na season sa New York na natin siya makita. Yan naman ay kung hindi siya kukuhain muli ng Lakers. Sa ngayon ay unrestricted free agent na si Melo. At kailangan mo lamang bigyan ng veteran minimum contract para makuha mo. Yo mga idol! Ano ang masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka lang lamang sa ibaba at mag-subscribe ka na para palagi kang updated ngayong off-season dahil maraming nagaganap na trade o lipatan na at para ikaw ang unang makaalam. Pakipalo mo na rin ang ating Facebook page at ilike na rin ito. Ako po si Jan, ito po ang Basketball Talk. Salamat po!